Ano po? Rich Palbon. Pakisuporta po, Palbon TV. Subscribe po natin, Kuya Rich Palbon. Rich Palbon TV, napakasipag po. And maasahan po talaga. One call away din po. Kalinga partner, Rich Falcon TV. Shout out, Kalinga. God bless. Isang batang PWD, 11 taong gulang, subalit kapansin-pansin na siya ay mahigit 3 talampakan lamang. Dahil sa kanyang kondisyon, ang kanyang mga paa ay katulad ng sa mga midget. Isang amang malapit ng mabulag. Nakakakita sa gabi, subalit hindi makaaninag sa araw. Sumasakit ang kanyang mga mata dahil sa sobrang sikat ng araw na tumatama sa kanyang mga mata. Siya ang tumataguyod sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng paghahakot ng mga buhangin mula sa ilog. At may mga taong umu-order sa kanya, minsan dinideliver, minsan pinipick up. Isang trabahong marangal, subalit napakadelikado. Dahil sa ganitong klaseng trabaho ay marami na ang nagbuwis ng buhay. Ito po ay isang ama at napakabuting asawa sa kanyang pamilya. At kapansin-pansin din ang hirap na kanilang nararamdaman at nadarama dahil sa ang tahanan nila ay katatapos lang ibuwal ng isang napakalakas na bagyo. Isang inang PWD, kung wala ang tungkod, hirap na hirap sa paglalakad. Pilit itinataguyod ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng paglalaba. Dahil nangangarap pa rin na kahit papaano, isang araw sa buhay nila ay may kakatok na pag-asa. Isang mabuting ina at mabuting asawa para sa kanyang mag-ama. Ang pamilyang ito ay nagsisiksikan at nagtitiis sa maliit na barong-barong na kanilang tinitirhan sa ngayon. Sa pagbuhos ng malakas na ulan, baha ang kanilang nilalakaran sa loob ng kanilang tahanan na pinagtagpi-tagpi lamang upang kahit papano sila ay mayroong masilungan. Ito po ang pamilya ni Kuya Joseph, ni Ate Maricel at ni Jomar, ang batang PWD na nais maging isang inhinyero pagdating ng panahon upang ang kanyang pamilya ay maiahon sa hirap na pinagdadaanan nito sa ngayon. Nakakadurog ng puso ang ganitong mga klaseng pangyayari sa buhay nating lahat. Subalit hindi ito hadlang upang tayo magpatuloy at harapin ang bukas na kung saan ay may nag-aantay na magandang kapalaran. Ayan, ito po yung bahay na napuntahan natin ngayon. Ayan, talaga pong nakakaawa naman po yung kanilang kalagayan. Ayan. Hello po, Ate Maricel. Kamusta ka po? Okay lang po. Nakita namin kayo sa ano kanina, sa barangay. Ayan, at medyo, kung bakit kami nandito ngayon, napansin namin yung anak mo. Si Jomar. Si Jomar.
Mayroon kaming naramdamang kakaiba doon sa bata. Inborn siya. So, ang ano namin, sinunda namin siya, hinanap namin yung bahay ninyo kasi karoon ako ng interest kay Jomar. Dahil gusto kong makita yung kanyang kalagayan talaga at saka ano yung sitwasyon ng buhay nyo. So, ate, ikaw pala yung mama ni Jomar. Apo. Tapos, si Jomar po ay nag-iisang anak lang? Apo. Ayan. So, buti hindi po nasundan agad? Hindi po. Pwede at cesarean po ako. Ah, nasesarean ka nung ipinanganak si Jomar. Nahirap po ang buhay. Nahirap ang mag-anak ng pera. So, ilang taon na po si Jomar? 11 na po. Nung 53. Ah, nito lang. January. So, nag-birthday na pala siya. Nag-aaral po ba si Jomar? Opo. Grade 5 po. Nasaan po si Jomar ngayon? Nandiyan po sa loob. Ah, sige. Pwede po ba natin Jomar, tawagin? Jomar, tawag ka Juma. Labas na. Ayan po. Ay, si Jomar. Uy, ang gwapo naman pala nito ni Jomar. Tingin ka nga sa akin, Jomar. Jomar. Ayan, dito ka tingin muna, ha? Ay, grabing gwapo ni Jomar, oh, mga kaibigan. Mga kalingap. Ayan, tignan niyo po si Jomar. Jomar, ilang taon ka na? 11 po. 11? Nag-aaral ka? Okay. Anong grade mo na? 5 po. Grade 5? Kumusta ang schooling mo? May honor ka ba? Nagkakaroon ka ng honor? Wala? Cute ni Jomar. Pag matakpan mo ka mong, gwapo mo pa naman. Malinis siya ngayon kasi nung nakita namin to kanina, ay nognog ito. Mistiso pala. Mistiso, tsaka ngayon ko lang nakita yung dimple. Patingin nga ng dimple na yan. Ay, grabe, oh. Huwag ka maiya, Jomar, ha? Kasi ano, nandito kami. Magkano na panalunan mo kanina? Lakasan mo daw? 200? Oh, gusto mo ba dagdagan ko yung napanalunan mo? Dagdagan ko ng dos. Okay ba? Ha? Dagdagan ko ng dos, di magkakaroon ka ng ilan na? Ilan na daw? Pag dinagdagan ng to. Pag dinagdagan ko ng dos yung 200 mo. Galing naman yan, 200. 200. O kung gawin kong 5 pesos? Ilan na daw lahat? 207. Ah, dinagdagan ng 5 pesos, no? 207 na. Ayan. So, ay kung mas malaki pa. Gawin nating 10 piso. Kuripot si Kuya Rich. Jamar, pinapatawa lang kita kasi gusto kong makita yung dimple mo. Ang pogi pala na ito. Dito ka tumingin sa akin. Huwag ka mahiya. Ayan. Alam mo ba kung bakit kita napansin kanina? Kasi dumaan ka sa harapan ko, di ba? Tapos may napansin ako sa'yo. Alam mo ba yung kalagayan mo? Hindi ka ba nabubuli? Minsan nabubuli ka? Kapag nabubuli ka, anong ginagawa mo? Kinakayaan niya lang daw. Eh, ikaw, yung sa pakiramdam mo? Sa pakiramdam mo daw kung nasasaktan ka ba? Nasasaktan ka o hinahaya mo na lang, hindi ka na lang kumikibo. Pwede bang makita nila kung ano yung napansin namin sa'yo? Pwede ka ba tumayo dito? Ayan, tayo ka lang daw. Sige naman, saglit lang. Sige. Ayan. Ayan po. Mapapansin po ninyo, dito ka lang, bebe. Ayan. Ayan. Kung mapapansin po ninyo si Jomar ay ano yung kanyang mga paa, na parang yung kanyang mga paa ay parang paa ng midget, no? At sa edad po ni Jomar na 11 years old, ang taas nito ay parang nasa 3 feet lang, ano? Parang 5 years old. Oo, nasa 3 feet lang po yung kanyang taas. At yung kalagayan mo na yan, bebe, hindi mo lang sila pinapansin yung mga nang-aalas ka sa'yo. Anong dahilan mo? Bakit hindi mo pinapansin yung mga ganun? Dahil may kapansanan ka. Oo. Yung kapansanan mo na yan, sa tingin mo, magiging hadlang ba yan para gumanda ang buhay mo? Ha? Magiging hadlang ba yan? Ah, hindi. So, kasi iba yung isip, no? Iba yung isip natin, iba yung puso natin. Iba rin yung kapansanan natin. Pwede nating
lagpasan yung mga pagsubok na dumarating sa buhay mo. Di ba? Kasi kung bakit ko po sinasabing ganito kay Jomar, kasi si Jomar ay hindi na po talagang bata. Mukhang bata lang po kasi gwapo eh. Pero si Jomar po ay 11 years old na. At nag-aaral din po siya. Yan nga lang po ay itong kapansanan ni Jomar, ito po ay inborn, pero nalaman namin na ito ay hereditary pala. Ah, sige po, kakay mama. Bakit po hereditary? Kasi po ay may condition din po pala si Ate Maricel. Ayan, si Ate Maricel po ay kumbaga eh sa kanilang magkakapatid. Ako lang po ang may ganito. Ikaw lang yung po kami lahat na 14? Opo. Ay grabe. Dalawa lang po kami babae, tapos mm-hmm. ako lang po ang ganito. Ate, nakapag-aral ka ba? First year high school lang po. Bakit ka po tumigil? Sa financial. Sa financial. Dahil 14 kayo. Pang ilan ka? Pang 10 po. May 4 pang sunod sa akin. Lahat ba ng mga kapatid mo ay maayos ang buhay nila? Ang iba po, meron. Ako lang po siguro ang ano, ganito. Hindi ba dumating ang time na nakahingi ka ng tulong sa kanila kung sakali? Isang beses lang po. Bakit isang beses lang? Ay, iba na po pang may pamilya na. May mga pamilya na rin sila okay. Lahat? Opo. So, mahirap po magparahingi pag may pamilya ka na rin. So ate, gusto ko po sanang maipakita natin sa mga viewers natin ano yung minana sa'yo ni Jomar. Okay lang po ba? Ayan. So dito po natin, titignan po natin si Ate Maricel. Ayan po, si Ate Maricel po ay may kapansanan din sa kanyang mga paa. At ang paglakad ni Ate Maricel ay hirap din, ano? Buti ate, hindi ka nagtutungkod. Ay, meron po ako gagawin mo ni Sikyo. Ah, binigay sa iyo ng, ano, ng... DSWD. Sa ganitong kalagay niyo, ate, wala bang mga local government na tumutulong sa inyo? Meron naman po. Meron. Ano lang, parang mga financial lang. Yung in terms of dito sa bahay, tulungan kayo, magkaroon kayo ng maayos na bahay, wala. Ate, pwede ka bang makalakad? Titignan lang namin yung iyong, ano... The way kung paano siya maglakad po. Ayan. Opo, sige. Ayan. Ganyan po si ate. Maglalakad. Ayan. Sige ate. Kaya pala po si Jomar ay hindi na nasundan. Dahil po sa inyong kapansanan. At saka kayo po ay nasisaryan. Ayan. So, anong nagiging trabaho mo ngayon ate? Na-extra lang po ako maglabada. Ah, naglalabada ka? Kumusta naman po yung tatay ni ano ni Jomar? Okay lang naman po. May trabaho ba siya? Minsan po, meron. Minsan po, wala. Ano po bang ginagawa ni tatay ni Jomar? Nag-iipon po lang siya ng buhangin. Saan niya kinukuha? Sa Asdom po. Saan niya Asdom? Sapa? Sa San Vicente. Apo. Sapa po yun? Ilog po. Ah, Ilog. Okay. So tapos yun ay dinideliver niya? Minsan po pang may nagpapadeliver, minsan po pinipick up sa kanila ng nagaharali nila. Ah, okay. Mga truck-truck lang okay. Kumukuha. So gano'ng kalaki ang kinikita sa bawat araw? Minsan po, pag nakadalawang kubito po siya, 260 lang po. 260. 360 gano'n. So ate, nung ikaw ay lumalaki, sa kalagayan mo, ano pong mga pinaka mga naranasan mo na hindi mo makalimutan sa buhay mo? Yung nag-aaral po ako. Ano pong nangyari? Ano po, yung tatawir namin yung matataas na bato. Oo. Para na makarating kami sa paaralan. Bakit? Saan po yung lugar niyo? Si Roma po, Camarines sa may Butawanan. Oh. Yun po yung time na, ano, na pag-aral ko ay ano, sobrang hirap. Sobrang hirap talaga. Tapos po yun, paano ka po napunta dito sa Norte? Noong nag-first year high school po ako, nag-boarding house po ako dyan sa San Roque National High School. Mm-hmm. Tapos, noong time po na yun, i-re-extra na po ako nun maglabada para sa sarili ko. Oo. Para mapambaon, mag-ahanap na din po ako ng mapagkataan. Ibig mo sabihin, umalis ka sa bahay ninyo?
Ay, hindi po. Nag-aral po talaga ako din ng first year high school. Ah. Habang nag-aaral ako, nag-work ng student po. Para lang po sa sarili, ano, makapag-aaral. So, hanggang first year high school lang? Nag-ipit po yung pamilya ko dahil sa malakas ang dagat, hindi makalaot. Tapos, na wala pa yung isa kong kapatid sa dagat. Ah. Na ilang, ano na po. Ah, so namatayan ka pa ng kapatid? Dalawa po. Sa dagat din po. Hindi na po namin nakita yung isa. Yung isa po. Nakita ko. Nakita pa. Yun ang time na hindi na nagpaaral ang magulang sa pagkawala ng kapatid namin. Kumusta naman po mga magulang nyo ngayon? May edad na po. Wala naman po sila ng anak buhay. Senior na po sila pareho. Pero nasa sur sila? Opo. Sa may Butawanan si Roma. Butawanan si Roma. Ibig sabihin tawig dagat pa yan? Opo. Isla po yun. Oh, parang magandang pumunta doon, ha? Maganda yung mago ng March, maganda po magpunta doon. Ayan. Kasi maganda ang mga panahon. So ngayon, ate, paano mo po ilalaban yung buhay ninyo ngayon? Paano nyo inilalaban? Kahit na alam natin na hirap ang buhay. Kailangan po maglaban para sa bata, oo, sa anak, sa nag-aaral. Ano po ba ang pangarap ninyo para kay Jomar? Kapagkatapos ko. Anong kurso ba ang gusto ni Jomar? Ano po ang kurso pag laki mo? Engineer daw. Wow, eh magkakaroon ng engineering school, narinig ko kay Mayora. Oo, oh, sana. Dito daw malapit lang sa inyo. Wow, meron ka ng pagkakataon, Jomar? May pagkakataon ka ng engineering. Oo. Ano? Okay ba sa yung ano, kakayanin mo yung pagiging engineer? Eh sa ngayon, saan ka kumukuha ng mga lakas para patuloy na mag-aral? Kanina daw ikaw nagkakaroon ng lakas. Sinong inspirasyon mo? Sina inspirasyon mo? Sa inspirasyon mo para sa pag-aaral mo, halimbawa. Sino nagbibigay ng lakas sa'yo? Oo. Si Mama. Ano man, Jomar, nag-girlfriend ka na? Talaga? May girlfriend ka? Talaga yung mga girlfriend. Sino girlfriend mo? Kate. Sino? Kate. Kate? Wow. Ilan taon na si Kate? 10. Kaklase mo ba siya? Ano siya? Ano mo siya? A grade 4 lang si Kate. Taga rito rin? Taga saan? Saan ang bahay niya? Girlfriend mo siya? Pa? Ha? Crush niya lang. Ah, crush? Kala ako girlfriend eh. Kinabahan ako eh. Sabi ko, iba talaga yung guwapo eh. Iba talaga yung guwapo dahil ano, may nagka-girlfriend bigla. Tatanungin ko sana kung paano mo nilagawan. Niligawan mo na ba? Alam ba niya na crush mo siya? Si Kate, alam niya? Ano sabi ni Kate? Ano sabi ni Kate? Crush ka din niya? Ay, grabe talaga yung dimple, oh. Hindi na maitago sa sobrang ngiti. Nung mabanggit ang girlfriend ay biro ko lang po sana yon, yung pala totoo. Ayan, nag-aaral si Kate, grade, anong grade ni Kate? Grade 4. Eh, kumusta naman? Hindi ba nagagalit sa'yo si Kate na crush mo siya? Crush ka din ba niya? Talaga naman. Eh, kumusta yung mga magulang ni Kate? Hindi ka ba pa sinasaway na bakit crush mo yung anak nila? Ah, hindi man nagaganon sa'yo. Pero alam din nila na crush mo yung anak nila? Talaga may pag-asa talaga ito. Ayan. Eh, hindi lang pala si Mama mo ang inspirasyon mo ngayon eh. Kasama na pala si Kate. Grabe po mga kalingap. Ang guwapo-guwapo ni Jomar, oh. Kala ko ako lang din. May kasama ka pa lang. Eh, kumusta po si tatay? Andyan po. Eh, pwede ba natin tawagin? Dom, tawag ka. Inborn din po ang mata niya. Ay, ano din siya. Okay. Kung ikaw PWD, si Jomar ay PWD din dahil dun sa kondisyon ng kanyang paa. So si kuya pala ay PWD okay din. Ano po yung kondisyon ni kuya? Sa mata po. Sa mata naman. Okay. Paano po yung ano ng mata niya? Pag gabi po ay maliwanag ang paningin niya. Pag may araw po malabo. Ah, ganun? Okay. Parang baligtad, nocturnal?
Nocturnal ba tawag doon? Sa gabi nakakakita, sa umaga hindi. Nakakakita naman siya, kailang nasisilaw. Nasisilaw. Ay, ano po yun? Inborn? Adyabas kuya? Kaya natin si kuya? Pwede ba natin siya? Dito ka na nga, tatanungin ka lang. Tawag ka. Dito kuya sa upo dito. Ayan. Ay, kuya. Ay, guwapings din naman pala si kuya. May pinagmanaan si Jomar eh. O kuya, ano bang ano, kumusta ka naman? Ayos lang. Bali lang taong ka na ngayon, kuya? 37. Ang trabaho mo ay? Wala na stress-tra sa buhanginan. Nag-extra ka lang sa buhanginan. Pagka wala kang gawa doon, anong pinagkakabalahan mo? Minsan po, napasok na construction. Construction. O, bali... Kumusta naman, ang ano ko lang, nagtataka lang ako. Ay, upo ka kuya, upo ka sa bahay niyo. Ayan. Parehas kayong PWD mag-asawa. Tapos nagkaroon kayo ng anak na namana sa'yo, ate. Paano nagsimula yung ano nyo, love story nyo? Sino ba ang... Kasi ikaw kuya talaga taga rito ka. Bali, nadala mo lang si ate dito sa lugar ninyo. Eh, saan kayo nagkita? Nagpatrabaho po ako sa DAE. Tapos? Sa may Kubangbang. Mm-mm. Tapos, nag-chat po siya sa akin. Yun, dun po nag-start. Paano nagsimula ang chat? Nakilala ka niya, hiningi number mo? Dun sa kaibigan niya po, hiningi yung number ko. Chat niya ako. Yun, dun po nagsimula. Dun akala po ko ay long distance love affair yan muna, kuya, hindi ba? Hindi niya pa talaga ako yung sister nakikita. Talagang hiningi niya lang sa kaibigan niya. At so, kahit tapos, yung condition mo, hindi niya pa alam? Opo. Tapos nung time na nag-di-op ako, nagkita kami. Binigyan ako dapat na, pala sa February 14 ko ito ilabas, eh. Ang nagkita kami ay ano, nung nag-geop ako, pinagbigyan ako ng geop ng amo ko, doon kami nagkita. Nung nakita mo na ganyan yung kalagayan niya, ate, hindi ba nagbago isip mo na PWD ka na, tapos yung makukuha mong asawa ay PWD? Sa totoo lang, hindi ko pa naman po alam yun, yung time na yun. Malaman ko na po nung nagsasama na kami. Yung itinanan niya po ako sa binit. Doon ko po nalaman na inborn din po siya. Ganun ba? Kuya, nung nakita mo si ate Maricel, na ganyan yung kanyang kalagayan. Buti hindi nagbago ang isip mo. Ano yun? First time yun yung pagkikita na in love ka rin talaga? Nung pinakita na siya sa'yo o nagkita na kayo, hindi ka ba nagulat na ganun yung kanyang kalagayan? Automatic tanggap mo lang kagad? Siguro po, malabo yung mata niya. Siguro hindi na napansin. Dahil malabo ang mata, ayun. Ngayon kuya, alam na alam mo na kung anong kalagayan ni ate, pero ano bang minahal mo kay ate? Wala lang. Wala lang. Anong nagustuhan mo sa kanya? Anong minahal mo sa kanya? Bakit hanggang ngayon? Ilan taon na kayo magkasama? 15 years? 13. 13 years. Wala bang pagbabago sa isip mo, kuya, na si Ate Maricel lang na pangasawa mo? Kasal kayo? Talagang tas pinakasalan mo pa si Ate Maricel, ano? Ano yung nag-udyok sa'yo? Kumbaga, marami namang pwedeng... hindi ko sa tinatawaran yung kakayanan ni Ate Maricel. Maraming normal na babae na maayos din naman ang makukuha natin kahit papano ay mga mata mo lang naman ang may problema. Pero ano yung quality na meron si Ate Maricel? Bakit si Ate Maricel? Mapagmahal po. Ay, doon ka talaga nahulog sa pagmamahal. Yan. Pero ako po ay natutuwa, no, sa inyo kasi for 13 years, magpo 14 years na magkasama kayo at may biniyayaan kayong napakagwapong anak, no, na si Jomar. Ano pa ang mahihiling ninyo sa buhay? Sana ay
ano, magkaroon kami ng magandang tirahan, maayos na tirahan, mm-mm, para sa anak namin. Saka po ano, dapat makatapos po siya ng pag-aaral. Mm-hmm. Yan po ang ano. Eh, masikap naman yata mag-aral itong bata, ano? Okay. Hindi naman yata nagpapabaya ito. Hindi naman siya. Huwag mo munang concentrate yung isip mo kay Kate. Ano, kay Kate, ha? Doon muna tayo sa pag-aaral, ha? Ano, Jomar? Dito ka sa akin tumingin, oh. Yan. So, kuya, ngayon, bali, nagdi-deliver ka muna ng buhangin. Ngayon po, wala. Nag-iipon lang po ako doon. Mm-hmm. Doon, ano, sa ilog, may nabili man siya. Ah, doon ka na lang sa ilog nag-aantay ng mga bibili ng mga, ano mo, buhangin. Pag nakaipon ako doon, 200 ang bayad pag isang tubig ko. Doon pa lang. Mm-mm. Tapos, pagka kinuha naman nila na sa'yo, ang mahal naman ng benta, no? 200 lang pala sa'yo ang, ano? Mm-hmm. Ang isang kubiko. Malaking diferensya din, ano? I-deliver nila 600, 800, ganyan. Oo, sa bagay, at least gumagastos naman sila ng pambayad sa tao at saka gasolina. So yan, nadat na namin sila kanina nagluluto. Ito po yung kanilang lutuan. Ayan. Tapos, bahay nila. Mayroong isang maliit na kwarto. At talaga naman pong ano, kita natin yung kanilang sitwasyon sa buhay. Nabalitaan namin, kuya, ate, ano, itong bahay nyo ay nagiba pala ito? Nung bagyo. Nagiba nung bagyo? 2001 yata po yun. 2001, eh, 2003 na ngayon, so dalawang taon na. Ha? Ay, 2004, sorry. Oo nga pala. Mag-aapat na taon na. So, hindi pa siya napaayos. Kasi, yung utang niya naman po, saka yung tama lang sa pagkaaral, saka sa pagkain namin. Mm. Kaya walang kakayaman, paayos pa ng bahay. Tapos ate, ang pamilya pala ni Kuya, ano nga? Pang, ni Kuya Joseph ay medyo may pinagdadaanan din palang sitwasyon. At nabalitaan natin na nag-iba din ang bahay nila, tapos anim silang magkakapatid. Okay. Tatlong inborn, tatlong normal. Ano pong inborn? Yung sa mata po nila. Dapat ah, sila gano'n. Yung tatlo, gano'n sa mata, may different siya. Tapos tatlong normal. So, mahirap nga yung kanilang kalagayan, ano? Mahirap po sila. Mabuti, hindi na, ano ni Jomar yung diferensya ng tatay niya. Ano ba yun? Lumabas ba yun na ganyan ang edad nila, nanay? Mga ilang taon na lang na-diagnose na gano'n ng mga mata nila, kuya? Pagsilang pa lang. Ah, panganak, pagkapanganak. Mabuti kay Jose. Ang inaalala ko kasi, si Jomar. Kung halimbawa, dumating kila Joseph yon na malaki na sila, so may possibility si Jomar madamay, di ba? Ayun. Pero dahil si Jomar ngayon ay 11 years old na, at di naman siya dumaan sa ganong proseso, maswerte tayo dahil hindi niya namanay yun sa tatay niya. So yun. Ate, nakikita ko po yung kalagayan ng ano ninyo, no, ng buhay ninyo. Medyo kahit pa paano ay gusto rin namin kayong matulungan, pero hindi naman po kami nangangako na lahat ay kaya naming ibigay. So dun lang po sa pwede naming ma-share sa inyo. Ayan, at siguro ngayong araw na to ay mabibigyan namin kayo ng kahit pa paano ay pang ano ninyo, pang bili-bili lang ng mga pangangailangan. Napag-share mo na nga eh. Oh. Alam ko nagagdagan ko. Oo nga, halika dito, Jomar. Ay, nagsalaro. Lakangiti na si Jomar, oh. Magkano na panalunan mo? Sabi, my girlfriend na daw. 200. Sabi, girlfriend na daw. Dagdagan natin ng... Kinabahan. Sabi kay ako yan. Ang ano daw niya? 2,000 ang kanilang napanalunan. Tapos nag- 19 sila nag-ate. Ah, oh, bakit naging 200? Parang lamang kayata ah. Lamang kayata. Oh. Ah. Lamang kayata 200 ang ano mo, ang share mo. 19 eh. Parang hindi.
O, didagdagan natin yung 200 mo, ha? Oh, eto. Ano, magkano yan? Sabihin mo. Tingin dito. Magkano yan? Magkano ba yan? Oh, magaling talaga si Engineer Jomar. Magaling talaga si Engineer Jomar. Engineer Jomar, anong gagawin mo diyan sa pera mo? Ano dito, dito ang tingin. Anong gagawin mo sa pera mo? Electric pang maliit na discharge. Bakit nainitan ka ba? Wala ka bang electric pang dito? Ah, yung hawak-hawak lang na gano'n. Mm, yun bang gusto mo? Huwag ka na bumili noon, ako nabibili sa'yo. Ha? Ano pang gusto mo? Eto, bigay mo na lang kay mama, pambili ng pagkain nyo. Ayan. Bike, mami. Bike na naman. Tatatapos lang namin magbigay ng bike dito ano kay Kyle. Ay, nahihirapan na kulapan. School daw kasi sa service niya. Ay, daddy, yung unang literal. Pinalalayan na namin. Kasi ka, dili ka regalo na namin ng bike. Oo, dyan sa may Iberica. Yung spike daw, ma'am, na sapatos. Yun ang gusto niya. Anong spike? Yung spike na sapatos. Yung pa-order na sa akin sa Shopee. Kaya hindi ko muna ating order at sabi ko pag nandating na lang yun. Pag may tira na lang. Ayan, so gusto daw po ni Jomar ng bike. Jomar, tingin ka dito. Kasi may mga sponsor na gusto makita yung mukha mo. Ayan. Paano? Kapag nabigyan ka ba ng bike, mag-aaral kang maigi lalo? Ha? Baka mamaya angkas mo lang si Kate. Baka mamaya angkas mo lang si Kate, ha? At saka ano, spike na sapatos. So kunin nga natin yung ano, yung size ng paa ni ano ni Jomar. Isa lang kami. 36? Kaya lang, pag-aralan mo tumingin sa camera dito sa akin, o. Oh. Ayan, huwag ka munang yuyuko, ayan. Ha? Guwapo eh, o. Oh. Kita mo yung mga dimple niya, no? Kaya pala nagustuhan ka agad, ay. 33. Malabot. 33 yata. Spike, yung parang may tulis-tulis, pang-football yun, ah. Ah, di ba? Yung sapatos na may spike, pang-football nun kaya? 33 ko yan. So yan na, kasya yan sa'yo? Opo. Labot na kasi ay. Butas-butas yan. Ayan. Alam mo ba na ikaw yung pwedeng maghatid ng... Tingin ka sa akin. Pwedeng ikaw yung maghatid ng magandang buhay kila papa mo? Ha? Kay mama mo? Ha? Alam mo ba yan? Nararamdaman mo ba na pwedeng ikaw din ang kanilang pag-asa? Ayan. So, gagawin mo bang lahat para kila mama at papa? Ha? Ano-ano yung mga bagay na gusto mong gawin para sa kanila? Makatapos ko ako ng pag-aaral. Dito, tingin ka. Okay. Makatapos ko ako ng mag-aaral tapos makapagpagawa kang bahay. Oh, kasi magiging engineer ka naman, di ba? Engineer Jomar. Engineer daw po ang pangarap ni Jomar. Mahal na mahal mo ba si mama at papa? Pwede ba kami bigyan ng sample ng sayaw mo? Oh, yung TikTok daw. May TikTok pala ito? Nagti-TikTok to? Hindi magbibigyan ng bike po yan. Oh, paano ba yan? Isang sayaw kapalit ng bike. Oh, araw. Ha? May bike ka na. Oh, may service na. Ha? Itong giling-giling mo lang bagay dito. Sige na. Sa Yao's bike. Oh, dali na si Yao bike daw. Bike at saka sapatos pala, di ba? Dalawa pala ang request mo. Alam niyo po, ito po talaga ang sinunda namin dito si Jomar. Dahil sa kanya, kaya po kami nakarating dito sa bahay nila Ate Maricel. Kasi nga po nakita namin siya doon sa, ano, sa... barangay, sa Tinutungan Festival, at medyo naagaw niya yung pansin namin. Kaya, dahil siguro dun sa kanyang kalagayan. Pag naglalakad siya, akala, napagkamalan ko siyang, actually, napagkamalan ko siyang anak ng midget. Yung pala si Ate Maricel po pala, ay may kapansanan din. At ayan. At, ano na, Jomar? Ayaw na. Ano, baby?
ano kasi na-adjust. Anong bike ang gusto mo? Yung ano, Jomar? BMX? Ba't parang ang lungkot mo? May problema ka ba? Pinagdadaanan siya. May pinagdadaanan ka? Ha? Break na baga kayo ni Kay? Ahiya tuloy lalo. May pinagdadaanan ka ba? Ang lungkot mo sumagot eh. Bike, anong kailangan mo? Anong kailangan mo? Ano kasi, napagod yata siya dati kasi kasasayaw kanina. Oo nga kasi kasama po. Madali nga po sila gumising eh. Alas 4. Oo. Kuya, kasama po kasi siya sa tinuktukan. Ah, tinutungan festival. So, bike at saka sapatos ang request mo. Ha? Ah, tingin ka dito. Tingin ka daw. Ayan. Dito ka tumingin. Dito ka ang Santo Niño nung nakaraan. Ikaw daw ang Santo Niño. Oo nga, Santo Niño ka daw nung nakaraan. Opo. Hindi ka ba nahirapan? Hindi ka hinagis-hagis? Siya ang naglalakad, namdala yung Santo Niño, tapos nakakostume siya. Ah, ngayon muse na. Muse na ngayon. Naman. Magaling din yung muse na no kasama nila. Nila. Oo, yun ang grupo nila. Ayan, sige, Jomar. Ayaw pa mukhang lobat ka na. No, lobat ka na ba? Inaanto ka ba? Pagod ka, no? Kasi alas 4 pa po siya gumising. So, halos anong oras na natapos yung tinutungan festival. So, since sila po ay mga PWD, hirap din po sila dito sa paligid ng kanilang bahay. Ayan po yung kanilang tahanan. At ito pa si nanay, kanilang yung biyenan ni Ate Maricel na minsan na rin nawala ng asawa dahil po sa trahedya. Ayan. So ayan po, nakikitira po dito sa kanilang bahay. At ito po yung itsura ng kanilang lugar. Talaga naman pong dito po nang galing yung bahay na nagiba. Ayan, ito po nang galing. Kaya ngayon ay sinikap lang nila na maiayos yung kanilang bagong bahay na kahit papano ay maging maayos po yung kanilang paninirahan dito. So yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga kalingap, mga kapuso at nawa po ay mabigyan pansin po natin ang kalagayan nila Ate Maricel, ni Jomar at saka ni Kuya Joseph. Yan, maraming salamat po, magandang buhay at suportahan din po natin ang aking kasama, Adios Eagle. Ayan. Thank you so much po. Magandang buhay.